guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's episode, bablog ko yung aking pagpapagupit guys kasi medyo mahaba ng aking book. So kailangan natin ng konting dream at konting kumulit point. So papasok na tayo dito guys. So mura lang siya. And come on, let's go! Come here guys! Okay, it's for today's video. So magpapagupit muna tayo ngayon at medyo mahaba ng aking book. So, ayun siya guys. Medyo si Kuya na kasi mangot. Mega love shout out. Okay, so actually guys, dyan po ako nagpapagupit sa barbershop na yan dyan kasi perfect yung gupit nila. So, nagustuhan ko naman. Pangalawang beses pala ako pumalik sa kanila. So, unang gupit nagustuhan ko. So, dito bumalik ako dito. Pero yung unang nagupit sa akin ay si tatay, which is galing, nagustuhan ko yung gupit niya. At minigin ko siya ng tip ng 20 pesos. O diba, saan pa? ang gupit na yun guys is only for only 80 pesos. Medyo mahalika ng konti kasi dyan sa barber shop, hindi siya mainit. So, ma-feel mo na nasa US ka kasi naka-aircon ka. O diba, taray, may ganun kayo. So, si Kuya, gupitin na lang gupit sa akin hanggang sa matapos. Ako naman medyo napakaseryoso. Tingin sa camera, tingin sa salamin kung tinitingin kung tama bang paggupit ng aking barbero. Ayun siya guys. So, dyan sa barbershop na yan, walang gaanong customer that time kasi hapon na ako nagpagupit. So, mga around 6 p.m. So, medyo hapon na siya guys. So, ayun siya. Si Kuya, napakasipag magkupit. So, mega love shoutout. Anong sabi ng mga tattoo mo, Kuya? Ayan siya. So, there. Okay, so mag-enjoy muna kayo guys sa aking pagpapagupit for today's video. Okay, watch until the end.
Alright, so kamusta kayo dyan guys? So ayun siya, medyo malapit na tayo matapos for today's video. And si kuya, medyo patapos na din. Okay, so medyo mahaba talaga, marami akong request kapag ako'y nagpapagupit guys. Pero at the end, may tip naman ako dyan guys. So don't worry. So ayun siya guys, medyo inaahit na yung nasa tagiliran ko. So para mas malinis tingnan, di ba? Mas maganda kasi lagi nagpapagupit para neat tingnan siya. So kahit wala kang liko, feeling mo fresh ka pa din. O di ba? Hello mga ka-freshness. Alright, mega love shout out Team Abroad and Team Pinas. Hello sa inyong lahat dyan. Okay, so malapit na tayo matapos for today's video. Ang kunting tiis na lang. And there, makikita na natin ang pinaka-outcome guys. Okay. And by the way guys, pag nagpapagupit ako, gusto ko, I'll make sure na merong back mirror sa likod ko kasi para makita ko yung pinaka-gupit ko sa likod ko guys. Para makita natin na pantay siya. So, di ba? So, ganyan. Kasi minsan kasi sa barbershop, wala siyang back mirror. So, ayun. So, pumipili talaga ako ng pwesto na merong back mirror para makita ko din yung sa likod ko naman. Para, ayun mo yun, may tinitingnan kasi ako, alam mo na medyo manipis na yung buhok ko. So, kailangan ko talagang alagaan and I'll sinisigurado ko na alam may mga buhok pa din. Okay, so ganun tayo guys. So medyo ano talaga ako, 'di ba, yung guluhin mo yung kung ano sa katawan ko, wag lang yung buhok ko guys kasi napaka-importante sa akin ng buhok. Kapag pupunta ako ng labas, I'll make sure na medyo nakasuklay ng maayos ang aking buhok. Kasi napaka-importante sa akin ang hairstyle ng buhok ko guys. Nung teenager pa ako, talagang sobrang talagang nag-gel pa ako niya. Pero ngayon, medyo iba na. So, ibang level up na tayo sa pagpapa-hairstyle ng buhok guys. Kasi pag laging nag-gel, nakakalbo tayo niya. So, kailangan natin alagaan ang ating buhok sa ulo. O, diba? So, ayun siya guys. Medyo malapit na ng very, very light. And pina-finalize ni Kuya Barbershop. Hello again sa iyo, Kuya Barbershop. Ayan, inisprehan na ako ng tubig dyan. So, bali gugupitin na lang niya yung pinakataas ko na. Kasi ang hairstyle ko niyan is, pinapatayo ko kasi yung buhok ko guys. So, yung sa gilid niya, naka-trim lang siya, number 3. So, para hindi gaanong mahaba ng konti. So, naka-trim lang siya. Actually, ang haba ng ang buhok ko niyan is nagpapagupit ako after 1 month. So after 1 month ako nagpapagupit guys. Hindi ko ganun totally, hindi ko talaga siya hinahayaang mas lalong mahaba kasi kapag mahaba po yung buhok ko guys, kulot siya kapag mahaba. So pumapasok sa tenga ko. So medyo hindi ako comfy kapag medyo mahaba kasi kulot siya. So, ayun. At saka, para ang feeling ko, hindi ako malinis tingnan. Kumbaga, char! Okay, so kailangan ko talagang pagupitan siya after 1 month. So, after 1 month na siya, so bumalik ulit ako sa kanila para magpapagupit. Okay, pero gusto ko talaga ang magugupit sa akin si tatay kasi magaling siya. Nagustuhan ko yung gupit niya. Actually, hinanap ko siya that time, pero wala siya. Pero need ko na talagang pagupitan kasi naalibad pa rin ako pag medyo mahabang buhok ko. So, kailangan ko siyang pagupitan na talaga guys. Kasi kulot yung buhok ko pag mahaba siya. Ayun siya. So, sinusuklayan na ako ni Kuya. So, palapit, ginugupit na lang niya yung mga medyo mataas-taas na buhok sa pinakataas ko. So far, alaga ko yung buhok ko. By the way, guys, may lahi kaming medyo malapad yung noo. Pero so far, sawa ng Diyos, nami-maintain ko siya. Kasi hindi ako nag-shampoo and more organic yung aking ginagamit kapag ako'y naliliko. So talagang sobrang alaga talaga ako sa aking buhok. And ika nga, uguluhin mo ng buhay ko, wag lang yung buhok ko, please. Kasi inaabot ako ng 1.5 hours sa pag-hairstyle ng buhok ko. Kasi
tinitimpla ko yan eh, kung bagay ba sa mukha ko, bagay ba itong ganitong hairstyle na to. Ganun ako ka meticuloso sa buho ko, guys. Even do sa face ko, so kailangan din natin alagaan ang ating face. So, ayan, medyo seryoso tayo dyan for today's video. So, inaantay na lang natin matapos si Kuya. Pina-finalize na lang niya, guys. So, binabawasan ng konti yung aking buhok dun sa gilid. So, number 3 po yan. So, ayan siya. So, ahit na yung aking buhok. Actually, kagagaling ko lang ng work, dun dumiretso ako sa kanila para kinabukasan. Fresh na first time pumasok sa work, o diba? San ka pa? Ayan, binabrush na ni Kuya at mayroon na siyang papulbos na nilagay sa akin, sa bato ko. So, I think we're all good na. So, tinitingnan ni Kuya kung okay ba siya. So, ano yan, Kuya? Kaya pa ba 40 days video? So, tinatanggalan na ako, guys, ng aking mga buhok-buhok. So, ayan na nga. Tapos na, guys. So, ayan na. Tingnan natin, guys, ang pinakahuli. So, ito yung pinakagustuhan ko dito sa barbershop. Kung saan mabibighani ka at mapapabalik ka talaga, guys. Kasi ang sarap ng kanilang service. So, tingnan natin, guys, hanggang dulo ng aking today's video. Okay, so ayan siya, binabrush siya ni Kuya. So malapit na matapos. Alright, so there, ayan ang kinalabasan. So diba, ayan siya, guys, naka-lace pa ako niya. Galing kasi ako ng work niya. So ayan siya, medyo seryoso yata tayo dyan for today's video. Ayan, ang sinasabi ko na babalik-balikan mo talaga kapag nagpagupit kayo dito, guys. So, may pa-massage therapy pa sila. You don't need to go to spa para lang magbayad. So, dito, for only 80 pesos, nagupitan ka na, nakapamasahe ka pa. Alright, all in, di ba? Okay, yan ang nagustuhan ko kay Kuya. May pa-massage therapy siya. Well, nagustuhan ko siya. Nabitin nga ako, actually. So, ang ganda kasi, puro lamig na yung nasa bato ko. So, ayan ang masahe ni Kuya. Ayan. Well, actually, guys, lagi din ako pupunta ng massage para magpamasahe. Pero ito, nagustuhan ko talaga yung masahe ni Kuya kasi na-relax ako, guys. Ayan siya. Okay, guys, that's all. Everyone, tapos. So, dyan po natapos ang aking pagpapagupit. So, actually, doon ako pagupit sa kanya na kasi ang ganda ng pagupit nila sa akin at nagustuhan ko siya for only 80 pesos. Ayan siya, guys. Okay, alright, so that's all for today, guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking for today's video. Alright, thank you so much, everyone. Once again, this is Gerald. Have a great day, everyone, and always keep safe. Bye for now.